Sigaw na mga sumugod sa tanggapan ng isang oil company. Ibaba ang presyo ng gasolina at diesel. Mahirap pag-fare increase kagad ng aming unang option. Kasi tatamaan yung mahirap natin mga kababayan. Hiling pa ng piston, ireforma ang oil industry at ibasura ang train law. Dahil sa train at paggalaw ng presyo ng langis sa world market, mahigit 9 pesos na ang kabuang itinaas sa kada litro ng gasolina ngayong taon, mahigit 10 pesos naman sa diesel. Sabi pa ng palasyo, may provision naman sa train law na nagsasabing pwedeng itigil ang koreksyon ng excise tax sa langis, pero may kondisyon. Kapag umabot ng $80 per barrel ang presyo ng langis, yung average na presyo niyan kailangan maabot sa loob ng 3 buwan. Pero nilinaw ng Makabayan Block na hindi sapat ang safeguard na yan. Hindi naman daw kasi agad masususpindi ang koleksyon ng buwis sa langis kahit mangyari yan. Ang sususpindihin lang ay ang pagtaas ng excise tax na nakatakda sa 2019 at 2020. Sa halip na pag-usapan na ng Ways and Means Committee, yung pagpapababa ng buwis sa mga malalaking korporasyon, ay i-agenda na yung bill ng Makabayan para sa repeal ng train. Sabi pa ng palasyo, malinaw na nakinabang pa rin ang taong bayan dahil mas kaunti ang buwis na binabayaran nila dahil sa train. May mga nakikinabang naman talaga, mga empleyado na nabawasan ang tax kaya may dagdag na take-home pay. Bagamat di malinaw kung mas malaki yan kaysa sa dagdag gastos dahil sa pagmahal ng mga bilihin. Pero meron din mga hindi makikinabang, yung mga dati nang walang tax kaya hindi magkakaroon ng dagdag take-home pay. Pero apektado pa rin ang mga dagdag presyo ng bilihin. Kabilang dyan ang Mr. Jenelyn na kumikita ng minimum na sahod o 512 pesos kada araw na pansuporta sa kanya at sa dalawang anak. Sa gastusin, mas mataas talaga ang bilihin ngayon. So yung 512 mo, napagkakasya niya? Kulang. Dahil sa pagmahal ng mga bilihin, umabot na sa 337 pesos ang gastos sila kada araw. Ang 175 pesos na matitira, kailangan namang ipunin para sa 1,500 pesos na buwan ng upa at 500 pesos sa pambayad sa kuryente. Lalo pang sasakit ang bulsa nila dahil sa nakaambang pagmahal ng ilang grocery items. Tumaas ang presyo ng raw materials sa global market, tumaas ang presyo ng krudo, fluctuating ang value ng peso against the dollar. Yung effect nitong halo-halo ng pagtaas, pati yung presyo ng gasolina this week, abot siya ng 1 peso. Pati mga sari-sari store na takbuhan ng mga tingi-tingi lang ang kayang bilhin, apektado. Lagi pinagmamalaki ng gobyerno na may ayuda tulad ng 200 pesos na buwan ng unconditional cash transfer. Pero hindi kasama dyan lahat ng minimum wage earner dahil para lang yan sa mga poorest of the poor. Ang problema, kahit ang ayuda para sa mga pinakamahihirap, hindi agad ipinatupad kasabay ng train law. Puna ng tax expert na Simon Abrea na isa sa mga kinonsulta ng gobyerno bagay pinatupad ang train law. Nagkulang dito ang gobyerno. Na-impose natin yung dagdag na buwis pero hindi na-implement kagad o sabay yung mga social mitigating measure. Bukod sa pera para sa mga pinakamahihirap, hindi rin na ipatupad agad ang discount sa pamasahe at NFA rice at fuel voucher sa mga tsuper. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.